Tulala kami ni tatay dahil walang buto ang loob ng damit ni Sir Abong. Ang mga kwentong ilalahad ngayon ay batay sa salaysay ng mga taong personal na nakakita at nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Nasa mga taga-subaybay ang pagpapasya, paniniwalaan ba o hindi ang mga nasabing kwento. May nakikita ako dumadaan sa likod. Namatay na kasi ako. Kasakit ako dati. Tumibig lang, pumakbo siya yung bintik at yung gaano. Ito po si Stargazer ng Pinoy Paranormal Mysteries. Napadpad kami sa dako ng Tibiyaw, Antique, kung saan sinasabing may mga engkanto na nangunguha ng mga bangkay at di umano'y dinadala sa kanilang mundo. Ano nga ba ang misteryo ng Pinalakad? Ang Tibiyaw ay isa sa mga lugar kung saan napakaraming mga engkanto at fairies at mga kwento ng mga nature spirits or elementals. Bakit Tibiyaw? Meron din po sa Lawaan, meron kaming mga pamosong mga gintong mga barko na umaabot po hanggang Patnongod at hanggang Tibiyaw. Kung titingnan nyo ang Tibiyaw, napakaganda ng Tibiyaw. Talagang special setting po para sa isang nature sanctuary or sabi mong kaharian ng mga engkanto. Ano nga ba ang sinasabing Pinalakad? Ito ang storya ng mga tao na nagugustuhan ng mga engkanto o kinukuha ng engkanto at pagbukas mo ng kanilang mga ataol sa kanilang mga nitso ay wala kang makikitang laman at imbis na laman makikita mo lamang ay yung trunk ng saging o yung tatawag na yung katawan ng saging. Halos 30 taong guro at kalaunay punong guro ng Malabor Elementary School sa Tibiyaw, Antique, si Mr. Silverio Abong. Mapopromote na nga raw sana siyang district supervisor pero ayon sa kanyang apo na si Glenn Abong, biglang nagkasakit at pumanaw ito sa edad na 60 anos. Pakalipas ang halos 10 taon, kinailangan nilang pabuksan ang nitso ni Mr. Abong. Ang sepultorerong si Ignacio Bacalan ang inatasang magbukas ng nitso. Kasama ni Mang Ignacio ang nuoy 9 na taong gulang pa lang na anak na si Angelica. Pero nabigla ang mag-ama nang buksan nila ang kabaong ni Mr. Abong. Na tulala kami ni tatay dahil walang buto ang loob ng damit ni Sir Abong kahit sa kanyang pants. Walang buto ng kanyang mga hita or binti. Wala rin. Kahit buhok, wala kami nakita. Di bungo sa kabaong, wala silang nakita. Sa halip, saha na lang ng saging at kapirasong kahoy ang nasa loob ng ataol. Ang nakita ko lang sa lungon, damit na lang, tsaka yung sapatos, yun lang. Ang saha ng saging, dry na siya, ang nangungulubot na. Naging emosyonal ang pamilya nang malamang wala na ang mga buto ng kanilang tatay Abong. Naging usap-usapan na Pinalakad ang matanda. Nakikita ko sa mata ni Miss Abong ang katotohanan at marami rin naman nagpatunay. Ang nangyari dito ay katawan siyang pinasok sa loob ng nitso at nang buksan, wala pong nakita na kahit na anong buto o bungo. Ang nakita po ay tawag nila ay saha ng saging o yung trunk ng banana tree. Yan ang tinatawag na Pinalakad. Paniwala sa amin ay kinukuha ng mga engkanto at dinadala sa kanilang kaharian o kamunduhan. Mas tumibay pa ang paniniwala na Pinalakad ang dating prinsipal na si Silverio Abong nang may mga kwentong nakita raw siya sa mundo ng tao at sa mundo ng mga engkanto, ang tinatawag na Igyoyo University, kahit siya ay patay na. Nung namatay ang lolo ko, nakaburol pa lang po siya sa bahay namin. Meron na pong sighting sa kanya na nakatayo sa likod ng bahay namin kasi may tito po ako na pinag-aaral nila noon.
Yung tito ko, nagulat kami, bigla na lang tumakbo sa bahay namin, nabitiwan niya yung timba na may tubig dahil daw nakita niya si Lolo. And then, dire-diretso po siya doon sa coffin, sa kabaong, para silipin kung talagang nandoon nga po kasi nakita niya sa likod ng bahay namin nakatayo. At kahit nakalibing na, tuloy daw siyang nagpapakita maging sa inaanak sa Maynila. Nakasakay daw po niya sa jeep. May bit-bit na attache case. Kasi si Lolo, basta business po ang pupuntahan, may attache case po siyang dalalagi. Nung bumaba daw po, hindi niya nakausap dahil yung inaanak ay nasa front seat, si Lolo ko nasa likuran. Nung bumaba daw po si Lolo, bumaba na rin po siya kahit hindi pa niya babaan talaga para kausapin. Pero nung nasa sidewalk na siya, hindi na rin po niya makita saan napunta. Pero hindi lang daw sa mundo ng tao nakita si Mr. Abong. May mga nagkukwento na nakita, nakausap at tinulungan sila nitong makatakas sa pinaguriang Iguiuyo City, ang umano'y mundo ng mga engkanto. Okay, matatagpuan po ito sa likod po ng Bandoha Elementary School. Yan po yung puno na sinasabi na nandiyan daw ngayon yung lolo ko, nagtuturo sa kanilang university. Ang balete ay naging pamoso lang sa mga kababalaghan dahil ang itsura ng balete tree ay nakakatakot. Pero hindi ibig sabihin balete lamang ang pinamamahayan ng isang engkanto. Ang isa sa maraming mga engkanto na nakatira ay ang mangga at ang sampalo. Tapos meron daw po doon university at ang lolo ko raw po ay nagtuturo doon. Siya nga raw po actually yung tumulong sa kanila para makauwi kasi binibigyan sila ng warning na huwag kayong magtagal dito kasi pag inabutan kayo, hindi na kayo makakauwi. Pero bukod dito, nakausap natin si Wevelyn Bolivar, isang guro sa Iloilo City, na naglahad ng kanyang personal na karanasan kay Mr. Abong sa lugar ng mga engkanto. Nagsimula ito nang mapalapit siya sa isang lalaking nagpakilalang si Lindon. Noong time na yung na-JS, yung pala, yung time na kukunin na talaga niya ako talaga by all means. Kinuha raw siya ni Lindon at inilantad ang tunay na katauhan bilang isang engkanto. Dinala siya nito sa isang mansyon na may 7 palapag. In between, meron kang makikita mga fountain. Ayon kay Wevelyn, magarbo ang mga mueble sa loob at kumikinang ang mga ginto sa paligid. Karamihan sa mga kwento na engkanto, pupunta ka sa isang magandang bahay, tila palasyo, pagkatapos ay hahainan kanila ng napakasarap na mga pagkain at ang mga prutas na hindi mo kilala. At ang mga naglalakihang bulaklak. Natatakot ako, sabi ko, ano ba itong napuntahan ko? Tapos hinahanap ko na si Lindon. Asan na ba si Lindon? Habang lumilingon-lingon sa paghahanap sa kaibigan, nagulat si Wevely nang may makitang 3 pamilyar na mukha. Isa rito, si Principal Abong. Di ba patay ka na? Sabi niya, Inday, sa mga mata niyo, patay na ako. Pero di mo ba alam na kinuha nila ako kasi I am a potential? Sabi niya, hindi mo ba alam na nagtuturo ko dito sa Iguiuyo University? Sabi niya, ganyan yun ha? Kaya sabi ko, what? Sabi niya, ikaw kasi you are a potential. Kaya ka kukunin, kaya ka kailangan dito. So umiyak ako, nagmamakaawa ko sa kanya kung makakalabas ako. Sa totoo lang, ang mga engkanto ay parang tao rin. Tayo ay kapag tayo may bisita, pinakikita natin ang maganda sa kanila para sila ay mainganyo, para sila ay mag-feel na welcome. Natural, ang engkanto ay hindi magpapakita sa iyo ng nakakatakot. Ang engkanto ay magpapakita na tila sila mapuputi, magaganda. Hindi sila magpapakita na sila ay parang mga duwending matatangos ang ilong o mahaba ang mga tenga. Magpapakita sila ng kaaya-aya ang kanilang kaanyuhan. Yan ay para mainganyo ka na tumigil sa kanilang kaharian. Kaya lahat ng magaganda ay ipapakita na nila sa inyo. Napag-alaman niyang din sa umano na Iguiuyo University si Mr. Abo. Mahigpit daw ang bili nito sa kanya. Patandaan mo yung lahat ng sasabihin ko. Ito,
ano ito, do or die. Sabi niya, it's either na ikaw o ako. Makalipas ang dalawang araw, nakalabas din ang tinaguriang Igyoyo City na sinasabing mundo ng mga engkanto si Wevelyn at nakauwi na sa kanilang bahay. Hindi lang naman guro ang pinipili nila kung sa tingin nila ay makakatulong ito sa kanilang kaharian or sabihin mo nang may affinity o may itong tao na ito nung nabubuhay ay parang gusto ng mga sabihin mo mga laman lupa o ng mga engkanto ay yun ang pinipili na. Bukod kay Wevelyn, sa pilitan namang umanong, kinuha ng mga engkanto si Gururing Wendolyn Aranas. One time, Friday yata yun, nag-uusap kami, talagang hinaharap ko siya, nag-uusap kami. Sabi ko, ano ba talaga ang kailangan niyo sa akin? Mga nilalang kay Teacher Gwendolyn, pilit niya itong kinukumbinsi na sumama sa kanila. Maya-maya, naano ko na lang na nakalutang na ako, nakahigang pa ganyan. Pagkatapos, sumisigaw ako pero hindi ako nawala ng malay. Anong conscious ako na ano sa nang mga pangyayari kasi nagpe-pray talaga ako eh. Pero ako nakikita ko may mga batang maliliit na bumubuhat sa akin. At yung direksyon na papunta doon sa Balite kasi may ano doon, nakita niyo doon yung Balite na puno. Diyan doon daw papunta. Mabuti na lang at malapit na sa eskwelahan ng dating barangay captain na si Mang Anacleto Amar. Nagsisigaw si Ma'am Aranas. Mamaya konti, andito naman ako dahil katabi ko itong school na ito sa kayong bahay ko. Nakikita ko si Ma'am Aranas palabas na ng school niya, sa room niya. Parang lumilitaw siya sa hangin na hinihila siya palabas. Na nagsisigaw siya na hindi ako sasama, sabi niya sa mga bata daw, inihila siya ng mga bata. So naniniwala ako dahil ang mga nakasaksi ay mga pawang mga credible na mga tao. Credible sila. Alam niyo, sa totoo lang, ang pag-iwas kung magugustuhan ka na engkanto, mahirap sabihin paano umiwas dahil random. Yung bigla, kung sino ang gusto nila, hindi natin masabi ano ang batayan. Kahit sino pwedeng magustuhan na isang engkanto. Pero ang pwede nating gawin para sabihin yung maproteksyonan na inyong sarili ay kung alam ninyo kayo ay batiin, no? Kailangan madasalin kayo, malakas ang inyong loob. Merong mga ritual din po kaming ginagawa para yung mahina ba yung inyong kumbaga resistance, kung spiritual resistance, yung mahina, hugot dungan kayo. Pag hinugot dungan kayo, pinalalakas po yung mga pangontra sa katawan. May mga paraan din naman po na para merong, sabihin nyo nang ilalagay sa katawan, pero higit sa lahat po ay kailangan matibay po ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi kayo bibitiw. Dahil kung kayo ay naniniwala na hindi kayo lalapitan with the faith, no, makakatulong po yun ng malaki sa inyo. Marami na ang nakasaksi at nakainkwentro ang mga engkanto. Dekadikada na rin ang naipasa ng mga kwento tungkol dito. Hindi dahil hindi mo personal na nakita at naranasan ay wala na itong katotohanan. Hindi mo alam, baka sakali nakakasalamuham na rin ang mga engkantong ito sa araw-araw. Maraming misteryo, kababalaghan, at hindi maipaliwanag. Ito nga ba ay kathang isip o mga bagay na nagbubukas ng isip? Maniniwala ka ba? Ito po si Stargazer ng Pinoy Paranormal Mysteries. Matay na kasi ako. Kasakit ako dati. Diyos sa mga kapangyarihan, basbasan mo itong tao na ito. At ikaw ay ang tao, pag tiningnan mo, alam mo na rin. Saka kuminsan, umupin na rin yung third eye mo.